Sining ang naging daan niya upang makatulong sa mga Aita? Ang kwento ng kanyang pagtuturo ay kahanga-hanga dahil mahabang oras at panahon ang dapat ilaan bago makarating sa lugar ng ating mga katutubo. Tunghayan ang kwento ni Don de Dios sa ating Pilipino Ako. Payak na pamumuhay, malayo sa kabihasnan. 2 oras na biyahe mula sa kabisera ng Pampanga ang dapat tahakin bago makapunta sa tila munting paraisong ito, ang barangay Nabuklod sa bayan ng Florida Blanca. Hindi madali ang paglalakbay dito. Kailangan munang tahakin ang mga baku-bakong daan, tulay, at tumawid ng ilang bundok. Ganito ang karanasan ng visual artist na si Don de Dios sa loob ng 8 taon. Ang dahilan? Upang magsagawa ng libreng art demo o workshop sa mga katutubo nating Aita. Natatangi ang hangarin ni Don sa kanyang advokasyang tila naging playtime na rin ng mga katutubo. Aita tsaka sa Kalinga, lalo na sa mga bata, yung kasi mas, parang magandang ilabas nila yung creativity nila. Yung workshop siya, pero walang ganong mga rules na gagawin yung kung ano yung gusto nilang gawin. So, nakaka-intrigue din yung psychology ng bata, kung ano yung influence niya sa environment. At hindi naman katakataka na lumabas nga ang angking galing ng mga Aita. Merong gumawa ng sombrero, headband na may korte pang corona, salamin, bulaklak, at maging robot. Sa pagkakataong ito, wire sculpture ang klase ng arte na itinuturo ni Don. Mula sa lumang mga kable ng computer at alambre na kagagawa ng kakaibang likha, sinong mag-aakala na ang mga patapong bagay na ito ay maaari pang mapakinabangan? Hindi na bago sa art si Don taong 1999 nang magsimula ito sa larangan ng arte. Katunayan, naging tanyag ito sa kanyang sityo batik, Talibatab Chronicles, chess pieces at paper sculpture. At nakapag-exhibit na rin ito sa loob at labas ng bansa. Pero sa dinadami ng mga bata, bakit ang mga Aita ang napili nitong turuan? Mas gusto ko silang kasama na the same token din, na madami din ako natututunan sa kanila sa culture nila. Lalo na sa ano sila, Aplan community, iba yung environment nila, yung nakikita nila. Para sa mga bata sa city. Hindi lang nililinang nito ang galing nila sa arts, maging ang kanilang pagiging malikhain. Kasi masarap kasama yung mga bata eh. Parang nakatanggal din ng pagod. Kikita mo yung natural creativity nila. Dati ganun ako na. Paano ba nahuhubog ang galing sa arts? Namamana ba ito o napag-aaralan? Pero sa mga batang ito na kapus at hindi kayang matustusan ang pag-aaral sa isang art school, ang paglalaan ng oras katulad ng ginagawa ni Don ay isang patunay ng kanyang pagmamahal sa sining, gayon ding sa pagpapahalaga sa ating mga katutubo.